posibilidad ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Why Do Bad Things Happen to Good People? Atin pong paglagong espiritual, marami tayong mga tanong, maraming mga hiwaga ang pananampalataya. Kanina po sa ating unang service, ang ating pinag-aralan, why do good things happen to bad people? Bakit parang may mga masasamang tao at mali ang ginagawa at sila pa itong maasenso at masaya? At ngayon po ang katanungan na ating sisikapin na lapatan ang karunungan ng Diyos, why do bad things happen to good people? Questions are raised whenever bad things happen to good people. To innocent children, to people who are doing good, pagkatapos their life is abruptly ended. Tatanong iba, bakit hindi na lang nangyari yun sa mga killers, sa mga prostitutes, sa mga pagans, sa mga backsliders? Bakit nga ba? Why do bad things happen to good people? Panginoon naming Diyos, napakarami po naming tanong. Bagamat maliit ang aming kaisipan, napakarami pa rin di lubos na nasasagot at nasisiyahan sa aming mga pag-uusisa. Panginoon, nawa po marapatin ninyo na sa sandaling ito, madagdagan ang pagkaunawa namin ng maraming mga katotohanan. Madagdagan ang lalim ng pagkaunawa namin sa inyo at madagdagan ang tibay ng aming pananampalataya. Nihiling namin, Panginoon, na kayo po ang maging tagapagsalita. Bless your people, bless your church. Lift us out of ignorance, out of darkness. And may we have that portion of your wisdom that can be helpful for us to know you more, to love you more, to appreciate you more, and to be more like you. Lord, lead us. Be our speaker, please. We don't want to hear human wisdom. We don't want to hear a human voice, but we like to hear your voice. So we offer this time to you, our hearts, our minds. We offer to you all the mechanics and tools of communication. And may you find your servant as your footstool. Gawin niyo pong tungtungan ang inyong paa, inyong lingkod. Gawin niyo pong daluyan ang inyong mga salita, subalit kayo po ang magsalita at mangusap sa amin. In Jesus' mighty name, we reject all work of evil, all lies, all falsehood, all deception. And we ask for wisdom that we may recognize all of those things. Father, so that we may receive only that which comes from you. In the name of Jesus, we also reject and drive away and frustrate all work of evil men and evil spirits against this holy assembly. And ask you, Father, be King of Kings, be Lord of Lords. Receive our worship. And may your blessings emanate from your heart to ours. Lord, we enthrone you. We ask you to do what you have planned to do. Do your will, Father. We are your people. Lead us, teach us. In Jesus' mighty name we pray confidently. Why do bad things happen to good people? So, pakitanong yung katabi nyo, ikaw ba good? Kayo ba good? Why do bad things happen to good people? Unang-una, establish natin ang mga dapat ma-establish. There are no really good people. So, kung sumagot sa inyo kanina yung katabi nyo ng yes, sabi nyo, o naman, mapagbiro. Diba? May ilusyon kaya ta tukon sa iyong sarili. There are really no good people. Psalm 14, verse 3, all have turned aside. They have together become corrupt. There is no one who does good. How many, church? Not even one. So no one does good, according to Psalm 14, verse 3. Buti na lang Bible may sabi, kung ako baka i-contest nyo pa. No? The Word of God has said it. Isaiah 53 verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Alam nyo po, ang mga tupa ay kakaibang mga hayop. Lagi na lang nawawala. Lagi na lang naliligaw. Kung may balon, mahuhulog sila. Kung may bangin, mahuhulog sila.
In fact, the Dead Sea Scrolls were found in the Qumran Caves along the coast of the Dead Sea because there was a shepherd na nawawala na naman yung mga tupa-tupa niyang alaga. So, binabato-bato niya yung mga yungib-yungib sa ilalim na mga nakita niya, mayroon pala ditong daan, baka nandun yung tupa. Lumagotok yung mga palayok na diskubre one of the greatest archaeological finds of all time, the Dead Sea Scrolls. Talagang laging nawawala ang mga tupa, laging naliligaw, laging nalilito, sumasama sa mga mali, susunod-sunod sa mga fake na mga shepherd. Kaya siguro yun ang ginamit na metaphor para i-describe ang mga anak ng Diyos, ang mga tupa. Lagi na lang naliligaw. Kaya sabi sa Isaiah 53 verse 6, we all, like sheep, have gone astray. Each of us, bawat isa, has turned to his own way. Kaya tuloy ang Panginoong Diyos ang pinagbuntunan, ang Panginoong Jesus natin, ang pinagbuntunan ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbata, nagdala at namatay para sa mga yun. So ano pong sinasabi ng Isaiah? All have gone astray. Lahat ay naligaw. In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Sasabihin niyo, pati naman po ba naman mga bata, kabata-bata pa, mga inosente pa, bakit naman nagkakaroon ng masamang nangyayari sa kanila? Even innocent children are not altogether clean. Lahat po ay may kasalanan. Sabi ng Psalm 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Sabihin, sigurado ako masama at makasalanan din nung pamang ipinaglilihi ako ng aking ina ay may kasalanan na ako. It may not be a very personal sin, but it is a generic, it is a racial sin that inflicts all human beings since Adam and Eve sinned. So napaka, yun ang pong isipin unang-una bago tayo magreklamo, why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to me, to my relatives? We are good. There is no such thing as good people. Some are just less bad than others. But everyone is a sinner. Kaya kailangan po natin yung grasya ng Diyos. Kailangan din na tayo magpatawaran sa isa't isa, mag-unawaan, kasi wala naman talagang banal. Walang reverend. Walang most holy father. Wala ring sin pecado concebida, conceived without sin. All have sinned and fall short of the glory of God. Tumitindig tayo dahil lang sa awa at grasya ng Diyos. Walang deserving. Although meron namang mas maraming ginagawang mali kesa sa iba, pero walang taong walang ginagawang mali. So walang sinless, walang good. Only God is good. Sa katunayan, maging ang ating pinakamalilinis na gawain sa tingin ng iba at sa tingin natin, sa tingin ng Diyos marumi pa rin dahil napakalinis niya. Naranasan niyo na ba na kayo eh, may pinagmamalaki sa inyo yung kakilala niyo, ang linis ng bahay namin, nung tingnan niyo, ay marumi rin naman pala. Hindi kayo kontento. Dahil iba ang standard nyo. So ano man ang kalinisan ng tingin natin sa ating sarili at sa ating kapwa, kung ikahambing sa kalinisan ng Diyos, marumi pa rin. Man's best deeds are just like rags to God. Para lang maruruming mga basahan. Isaiah 64:6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Ang kasalanan daw natin ay parang malakas na hangin at tayo para lang mga tuyong dahon na hinahangin-hangin, sinisiklot-siklot ng kasalanan, dinadala dito, dinadala doon, binabalibaligtad, pinapaikot-ikot. At ang ating pinakamalilinis na gawa ay mistula ng maruruming mga basahan. So, sino ngayon ang clean? So, yung tanong na why do bad things happen to good people, ang unang tanong muna dapat, is there such a thing as good people? And obviously, the answer is wala. Ngayon, ipagpalagay ng merong good. Good not because of our own selves, but because of Christ's blood. Because when we believe in Christ, inari tayong good. Dahil yung goodness ni Lord, kinuha natin. Dahil yung kasamaan natin, kinuha niya. That is what it means to have Jesus as Savior and Lord. Lord, ang dami ko pong kasalanan, be my Savior. O ito po yung aking mga kasalanan sa inyo na. Parang alam niyo yung mga laro na kumisan eh, pinapasa-pasa. Pag tumigil ang tugtog, nasa kamay mo, may parusa ka. So, ganun din yung kasalanan. Kung sinong tigilan ng tugtog na hawak niya, may parusa. Yung kasalanan natin, ipinasa natin kay Lord. Sa kanya tumigil ang tugtog, namatay siya. Nagbayad. Pero ang ipinasa naman natin niya sa atin, ang kanyang kalinisan, ang kanyang kabutihan, at yun lang ang pwedeng matawag tayong good.
Yung dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, nalinis tayo, nahugasan, naging good tuloy, but not on our own account, not on our own merit, but because of what the Lord did. At kung ganun yung goodness natin, then there's such a thing as good people. Pwede nyo uling masabi sa katabi nyo, oo, tama pala, good ka nga. Pero hindi dahil sa'yo. Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, itinuring ka tuloy na good kahit nga hindi naman. Kinuha kasi ng Panginoon yung kasalanan, no? Pinalitan ng kabutihan niya. Yan na ngayon ang hawak-hawak mo, suot-suot mo ang dugo ni Kristo. So pag nakikita ka ng langit, sinasabi, good, saint, banal, because of faith. Because when you believe in Christ, your faith is translated into righteousness. Kaya tinatawag na righteous through faith. At kung tayo po yung good na yon, then no bad thing happens to good people. Walang malas na Kristiyano. Walang naku, minalas kami. May masamang nangyari sa amin. Remember, I like to be emphatic that good here does not mean personal righteousness. Hindi po ganon. Kundi good here is righteousness through faith. Nasasabing mabuti dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Romans 1:17, "For in the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith, from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Or the righteous will have life because they become righteous through their faith." So, ang pinipilit po kasi ng mga Israelite ay maging righteous on their own. Huwag mo itong kainin, kainin mo to. Huwag mo itong gawin, gawin mo to. Huwag kang pupunta doon, pumunta ka dito. So, pumipilit sila na bumuo ng righteousness by works. At ang ipinakita po ng Biblia, hindi magtatanggumpay kahit kailan yung righteousness by works. Kasi kahit anong gawin mo, kulang. Titimbangin ka, ngunit kulang. Kahit anong gawin, kulang. Kaya sabi, eto, ipinakilala na ng gospel yung ibang uri ng righteousness. "For in the gospel, a righteousness from God, hindi from you, from God, bigay lang niya, is revealed." Ibinunyag, ipinakilala na ang isang uri ng kabanalan na galing sa Diyos, ang kabanalan na mula umpisa hanggang dulo ay sa pananampalataya lang, hindi sa sariling gawa. So pag nanampalataya ako sa Panginoon, binibilang na akong righteous. Therefore, I am good. Romans 9:30, "What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it. A righteousness that is by faith." Sabi, kita nyo yung mga hindi Israelita, kain ng kung anong bawal. Iba ang araw ng pangiling, hindi katulad ng mga Hudyo. Iba ang ayuno, iba ang araw ng kanilang pagsamba, iba ang sabat, yung mga hindi mananampalataya, lahat na ng kasalanan ginawa, hindi sinusunod ang mga utos ni Moses. Sabi niya ngayon, pero naging righteous. "That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it." At paano nangyari? A righteousness that is by faith, not by works. Sapagkat silang mga hindi Hudyo ay naniwala kay Jesus, ang kabalanan ni Jesus inilipat sa kanila at kinuha ni Jesus ang kasalanan nila. Mas napabuti pa sila kaysa sa mga Hudyo na pilit ng pilit maging mabuti pero tinanggihan si Jesus. Kaya ang kabutihan nila, inaasa nila sa sarili nilang gawa, kulang tuloy, hindi sila nagiging mabuti kahit kailan. Kaya sabi, this is a different kind of righteousness, a righteousness that comes from God. So yun lang yung nagiging good. In fact, yun ang nagiging Christian. Yung tayo'y mabuti, hindi dahil mabuti talaga tayo, kundi nananampalataya tayo sa Panginoon. Kumisan eh, nagdurugo ng lalamunan natin, kauulit nito, nagdadugo naman ng tenga nyo, karirinig pa ulit-ulit. Kasi napakahalagang maintindihan, ba't ba tayo righteous? Bakit tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos? Hindi dahil sa gawa natin. At kung tayo nagiging good, dahil ibinigay lang ng Diyos yung goodness natin, wala rin tayong karapatang magreklamo at manumbat sa Diyos na bakit po ako good, may nangyayaring bad. Eh yung goodness mo naman, hindi mo naman na-achieve ang lakas ng loob mo magreklamo. Yung goodness mo naman, ibinigay lang sa'yo. Tapos ngayon, gagamitin mong panumbat sa Diyos na ako po good. Nagtuturo ako sa Sunday school, na-born again ako, nagtatight ako, good ako. Bakit nagkakasakit pa rin ako? Eh bakit mo ipapangahas, isumbat sa Diyos yung pagiging good mo, yung good na yun, ibigay lang din naman niya? Kaya dapat tayong lahat ay lumulugar sa sarili. So good is not my own achievement. What else can good mean? Living in God's will and living according to God's purpose. Diyan po,
paminsan-minsan o depende sa tao, madalas nagiging na tayong good. When after being made good through faith, in our daily lives ngayon, we do really what is good. Then nagkakaroon tayo ng good moments. Pero alam niya naman na hindi naman laging ganun yun. Nagkakaroon din ng bad moments. Kaya yung good na yun, eh, nandyan kumisan. Nandyan. At wala naman kumisan. But those who live according to God's will and live according to God's purpose are also called good people. And who else is good? Those who love God. So in that case, we can be called good. Because we love God even when moments when we fail. Mahal pa rin natin, kaya nga tayo nagigilty. Kaya nakikita niyo po, very complex yung meaning ng good. I can never be good on my own, but if I believe in Jesus Christ, I am wholesale declared good. Pero during that period of my life, na born again ako, naging Christian ako, naging good ako through faith, may mga moments na actually I am good, mayroong moments na actually I am not. So, dalawang klase ng goodness. Isa yung ina-achieve ng sarili natin through God's help, at isa yung talagang bigay na bigay lang, at yun ang kailangan sa salvation. Romans 8:28. Ano po sinasabi natin dito? Kasi what's the point we're making? That no bad thing happens to good people. At itinifine lang natin kung ano yung good na yun. Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So all things that happen to those who love God, do you love God? All things who happen to those who are called by God, and we have been called by God out of darkness into His light, all things that happen to those who love God and are called by God are blessings. Malinaw po ang Romans 8:28. Sabi ng ibang versions, everything that happens is a blessing to those who love God and obey His commandments. In other words, you love God. Pagkatapos may nangyayari pa rin sa iyo na parang bad, hindi yan bad, good yun. O kaya you were called by God for a purpose, for a mission. Pagkatapos may nangyari na sa tingin mo bad, hindi yun good. Kasi sabi po ng Romans 8:28, all that happened to those who love God and who are called by God, everything that happens to them is good. Bakit parang tingin ko hindi good? Tingin lang natin yun. Pero ang sabi ng verse, everything that happens to those who love God and who are called by God is a blessing. What are these things that sometimes we call bad? Sometimes, kinakapos ka ng pera. Mahal ko ang Diyos. Bakit kapos ang pera ko? Bad yun. Sabi, mahal mo ba ang Diyos? Tinatawag ka ba ng Diyos sa kanyang calling, mission, sa kanyang mission? Yes. E di hindi bad. Eh, paano naging good na kulang ang pera ko? Eh, paano kung marami kayong pera? Baka maligaw kayong landas. Baka hindi nyo kayang humawak ng maraming pera. Marami sa atin, sanay na from birth, humahawak ng konti. Pero hindi lahat ay sanay humawak ng marami. Kaya mas maraming nasisira pag maraming hawak kaysa sa konti. Kaya therefore, ay, blessing naman pala na hindi ako binigyan ng marami. O, ano pa? Bakit hindi ka kasing ganda ni Venus de Milo? Blessing, kasi kung naging ganun ka parang kaganday, magiging kang marupok, magiging kang salawahan, magiging kang mayabang, kaya naging kamukha ka ng lata ng Milo. O di, blessing, kasi sabi, mahal ko ang Diyos, sumusunod ako sa Kanya, nothing bad happens to me, e di blessing ito. Kaya ang dapat po, mabuksan yung mata natin at makilala natin kung paano naging blessing yon. Loss of things, loss of people. Sometimes may nawala, sabi mo, ay, paano yan? Umiibig ako sa Panginoon. Tapos biglang nawala yung ganong bagay. Eh, sinabi sa scripture. All things that happen to those who love God, who are called by God, are blessings. Eh di, blessing na nawala yan. Kumbaga sa halaman, tinalbusan ka. Di ba yung tinatalbusan, nawawalan? Ang kasunod po pala eh, lalago-lalo. May natatanggal. Nawawalan ka ng relasyon. Minsan nawawalan ka ng tagumpay. Nawawalan tayo ng mga bagay-bagay. Minsan merong isang naggagagapang dyan sa lahat ng mga silya dahil nawala ang isang hikaw. O kumisan natatanggal na talaga yun para masabing, o yan, maging free ka na, huwag ka na kasing suot ang suot ng ganyan. Hahanap-hanap ka tuloy pag nawala. O dapat mahalaga, suot natin, nagagandahan tayo, pero kung nawala, hindi nawala. Hinanap mo ng konti, pero hindi ka naman, Crispin, Basilio, ang mga hikaw ko. Kasi nagiging slave tayo ng mga bagay, yung kumisa na tinatanggal para ka pala maging free.
Meron ngang mga paabol-abol sa asawa, talagang kutakot-takot, nahirap ang ginagawa, tapos biglang sumakabilang buhay yung asawa, sabi, sister, anong nararamdaman mo? Relief pala, sabi niya. Lumaya pala ako. Kasi hindi po lahat ng nawawala ay kawalan, lalo't mahal natin ang Diyos, sumusunod tayo sa Diyos, because all the things that happen are blessings to those who love God. Ang dapat makita natin kung paano nagiging blessing. Sometimes, tumatanggap tayo ng discipline and correction in the form of pain, sorrow. Kumisan ay napapahiya tayo. Yung pala mabuti, naging humble tayo. Kasi kung lagi tayo nagiging matagumpay, sobrang yabang naman ang nangyayari sa atin. Tulad ni Paul, meron siyang pain in the flesh, meron siyang thorn in the flesh. Sabi niya, tatlong beses na ako nagmakaawa sa Diyos, alisin ito. Ayaw naman ng Diyos alisin. Sabi, mabuting nandyan yan to keep you humble. At nang lagi mo ko maalala. Kaya sabi ni Paul, ito ngayong weakness ko na to, na thorn in the flesh, it becomes my strength. Why? Because in that area, I don't depend on myself, but depend on God. So how can I be weak when I depend on God? Kaya sabi niya, when I am weak, then I am strong. So ang mga anak ng Diyos na tinatawag niya at nagmamahal sa Kanya, walang weakness. Dahil, pag meron tayong weakness, mahal natin ang Diyos, tinatawag niya tayo, sumasamba tayo sa Kanya, ipinauubaya natin sa Kanya yung weakness na yun. Siya ang nagte-take over. Kaya sabi ni Paul, then when I am weak, I am strong. Kaya pwede niyong sabihin sa katabi niyo, wala ka talagang weakness. Diba? Akala mo lang. Excuse mo lang yan. Para lagi ka magkasala, ayan, ito na yung weakness ko, ito na yung weakness ko. Excuse mo lang yan. Dahil kung tatawagin mo ang Panginoon sa area of your weakness, magiging area of your strength yan eh. Bakit nananatiling area of weakness? Because you don't call upon God and you depend on yourself. Therefore, it becomes a continuing weakness. Mga emotional pain, sorrow, frustration, kumisang parang bad, but in the end, it strengthens us. At pag sanay po tayo na nahihirapan, nasasaktan, tayo mga veterano ng napakaraming mga digmaan sa buhay, ano nangyayari? Kahit anong nangyayaring putukan at mga gulo sa paligid, payapa ka pa rin. Sabi mo, I've seen it all, I've done it all. Hindi na tayo madaling matakot. Tapos natanggalan ka ng kung ano-anong mga asset sa buhay, nalaman mong buhay ka pa rin kahit wala yon. Hindi ka na rin takot na takot. Alam niyo po, one of the most difficult situations in life is to have so much and be afraid of losing them. Kaya pag ang dami-dami mong tinatangkilik sa buhay, kasunod na yung takot-takot na fear, paranoia, jealousy, unkindness, magtataka nga kung minsan yung pang maraming pera, mas madamot eh. Kesa doon sa wala. Kasi sa takot niyang mawalan, sa takot niyang mawalan muli, lalo yung galing sa wala't nagkaroon, hindi na halos maging matulungin sa mga kapwa wala na dapat nga nauunawaan niya yon. Para siya yung babae sa Wuthering Heights, kumakain ng kamote, sabi niya, I will never go hungry again. Hindi niyo alam ano. Kailangan magbasa-basa ng classics para alam natin ang tinutukoy sinong babaeng kumakain ng kamote. Kasi nagkaroon ng civil war, ang yaman-yaman pa naman niya dati. Ngayon, walang makain. Nung nakakita ng kaprasong kamote, kinain lang ang hilaw. Pero sabi niya, I will never go hungry again. Sa takot niya magutom muli. Kaya yung mga meron nga yan, ang mga mas madadamot pa kumisan, nababaligtad. Kumisan, hinuhubaran tayo, tinatanggalan, nagiging bare lahat to the minimum because we realize that we can survive with so little, that we really need so little. It doesn't mean na hindi tayo mag-i-strive na magkaroon nicer things, better things, finer things, pero dapat alam natin sa puso natin, nandyan lang yan, ina-appreciate ko habang nandyan, pero kung wala, pwede rin. Tuloy din ang buhay. O masaya ako, maraming ko akong kasama at kakampi, pero kung wala, pwede rin, basta kasama ko ang Diyos. Nag-e-enjoy ako ng napakaraming magagandang bagay, salamat, I'll enjoy it while it lasts, pero kung wala, pwede rin. Hindi natin dapat nililimot so that these things don't become our gods. And then weaknesses, inadequacies, as we have already mentioned, they become strengths whenever we depend on God in those areas. Sometimes even physical death. Sa biglang tingin, parang disadvantage. Eh, paano kung di na kayo mamatay? Siyam na daan taong buhay pa kayo? Baka nagmamakaawa na kayo sa Diyos. Diyos ko po, tama na. Wakasan niyo ng aking buhay. Napagkakamala na akong driftwood. Siyempre, ang tao na mamatay, kaya lang pagka nangyayari sa atin, masyadong personal, nawawala yung perspective natin. But of course, ipinanganak,
mamamatay. Natural part ng buhay. So nalulungkot tayo, pero hindi nagwawala. Nalulungkot tayo, pero hindi ka nawawala ng pag-asa kasi alam natin that even death is an entry point to another level of existence. Sabi ni Paul, therefore, to live is Christ and to die is gain. Pero kung honest naman tayo, talagang ayaw pa nating mag-to-die is gain. Saka na, to live is Christ muna. Di ba? Kayo, gusto nyo yon. Pinapahaba natin, pinipilit nating mag-to live is Christ muna. Pero kung talagang wala nang magagawa at nandun na, to die is gain naman. Ibang ligaya naman. Because the people of God never really die. We only change places. We only change forms. People of God don't die. Why? Because Jesus is alive. And where He is, we will go. We will be like Him. Bumangon na nga siya mula sa kamatayan. Kahit hindi na tayo pwede, dapat pumunta doon sa kamatayan na yun. Napuntahan na niya. Nagawa na niya para sa atin. Exempted na tayo doon. Kaya hindi naman lubos na nakakatakot yan. Bagamat, ayaw pa natin sana. Pero kung talagang andyan na, tinatanggap. So from heaven's perspective, bad things may not really be bad. Bad things can actually even be good. Tayo pong mga anak ng Diyos, kahit anong nangyari, no matter how bad it looks, ang lagi nating hinahanap, ano yung good dito? Ganun ang mga anak ng Diyos. We are incurable optimists. And you know why? Because we have God. Sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. Walang masamang balak sa atin ng Diyos. So niya, I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to give you hope, a future. This is my plan for you. So bakit tayo ngayon magmumukmuk kung may mga nangyayari? Hindi natin madedeny yung human emotion at yung limitation ng ating isip. Hindi natin laging nauunawaan. Hindi natin lubos na nababatid at nasusukat. Pero dahil sa ating pananampalataya, alam natin, no matter how bad it looks, because we have God on our side, because God is alive, this is not really that bad. And I will look for what is good in this. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. God's thoughts are different from man's thoughts. God's ways are different from man's ways. So His way to bless is not always the way we want. What is good to Him may not always look good to us. Isaiah 55 verses 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. So pag meron tayong hindi maabot, hindi maunawaan, natetempt kang magtanong, magalit, magtampo sa Diyos, sasabihin mo, Lord, your ways are higher than mine, and your thoughts higher than my thoughts. I will not be like this child na humukay ng kaprasong butas sa kaprasong hukay sa buhanginan sa tabi ng dagat. At sabi niya, ilalagay ko sa kaprasong hukay na ito ang tubig ng buong dagat na yan. Parang ganun ang ating isip. Hindi niya kayang ilagay sa loob niya ang lahat ng tubig sa buong dagat. Hindi natin kayang malirip, maunawaan ang lahat ng thoughts ng Diyos. We can only understand parts of it. Because if we can understand everything, edi Diyos na rin tayo. Kaya merong tayong pinanghahawakan dahil nauunawaan at maraming pinanghahawakan dahil pinaniniwalaan. We know, and when we don't know, we believe. Yun ang importante po sa ating pananampalataya. Bad things can happen also, we should understand, as consequence of man's actions. So may mga bad things na hindi naman bad. Ngayon, may bad things na nangyari dahil talagang may ginawa kang bad o people around you may ginawang bad. Natural, God's justice will be operationalized. And it is good. Because if bad things don't result in bad things, then walang justice. Then God is not God. So mabutit may justice. Tayo, panimamalawalang paniwala, gusto natin may katarungan. Gusto natin ang lahat ng mga masasama, imahulit, makulong. Pero pagka mag-anak mo na yung nahuhuli, ayaw mo na. Gusto mo exemption. So kaya kamag-anak natin, malapit sa atin yung tinamaan ng justice, isa pa rin yung blessing. What is the blessing? Kahit tayo personally lumungkot, because there is justice. And that is a blessing. That is good. Kaya huwag natin laging pinepersonal ang lahat ng bagay kasi pag napepersonal, nawawala yung perspective natin. Gusto natin, sige, may all bad people drop dead tapos tatay mo pala yung bad except my father.
Lahat sana ng magnanakaw mahuli. Anak mo pala yung nagnanakaw, except my son. So, paano yun? Pagka hindi siya nahuli, walang nangyari, walang hustisya. Then, it's not a good world. It's not a good God. May mga cause and effect. At kung yung pong bad ay bunga ng bad causes, it's still good. It means there is justice operating in the universe. And then sometimes, what looks like bad things can happen for no clear reason at all. Hindi mo talaga makitang good naman ito. Hindi mo rin naman nakitang deserving. Madal, wala ka namang ginawang bad. Bakit bad pa rin ang nangyari? Ecclesiastes 9:11, written by Solomon, the wisest man that walked the face of the planet, says, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Anong sabi ni Solomon na napakarunong? Lahat ng pag-iisip natin, papunta pa lang tayo, pauwi na siya. Sabi mo, anak, umuwi ka na, sasabihin ko na lang sa iyo ang ending. Nagpunta na ako dyan eh, ako na yung wisest of all. I'll tell you, sabi niya, time and chance happen to all. Ano daw yung na-observe niya? Hindi kumot mabilis kang tumakbo, ikaw ang mananalo sa karera. Hindi kumot ikaw ay malakas, mananalo ka sa lahat ng digmaan. Hindi ko mo marunong ka, ikaw magkakaroon ng pagkain sa iyong hapag. Hindi laging nagpupunta ang pagkain at mga blessings sa mga marunong. Sabi niya ganun? O hindi lahat ng marunong ay favor ang kanilang natatamasa? Sabi niya, alam niyo, ang isa kong naobserbahan sa buhay, at pinasikot-sikot ko na at inisip-isip ko na at wala namang mas matalino kaysa sa akin, kaya makinig na lang kayo, sabi ni Solomon, time and chance happen to all. May mga bagay na walang dahilan nangyayari. Walang dahilan vis-a-vis our brain. Walang reason when it comes to referring to our intelligence. Sabi, hindi natin maabot, hindi natin alam, nangyayari. So may mga marurunong na naghihirap sa buhay. Meron namang ka-eskwela mo nung araw, nangungopya lang sa'yo, ang yaman ngayon. May mga matutuwid na hirap na hirap. Meron namang mga kumisan eh, hindi matutuwid, sila patong mukhang maginhawa. Sabi ni Solomon, time and chance happen to all. Hindi lahat mauunawaan ng human logic. So anong gagawin natin kung sakaling yun? Una, sinabi natin na wala namang good. So pag nangyayari yung bad sa'yo, dahil bad ka kasi, natural lang. So that's reason. Pangalawa natin sinabi, kung talagang good ka because of Christ, walang bad na mangyayari sa'yo. Akala mo lang bad yan, pero hindi. Pag none of the above, pangatlo pa rin, hindi mo maunawaan, eh huwag mo nang unawain. Sabi ni Solomon, nangyayari talaga yun. Anong dapat mong gawin? Accept your lot. Tanggapin nyo. Naniniwala tayong may Diyos. Nakaupo siya sa kanyang trono. Siya'y makapangyarihan. Kilala niya tayo. Alam niya ang ating sitwasyon. Ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin. Sinisikap natin maging tama. Nangyari pa rin ito. Anong gagawin mo ngayon? Accept it. Because if you won't accept it, you have only one other choice. Labanan mo ang Diyos. Magreklamo ka, magrebelde ka. O may panalo ka ba doon? Kaya sabi, tanggapin. Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, what must you do? Accept his lot and be happy in his work. This is a gift of God. But remember that these two can be reversed. Pwede mabaligtad. Bakit po pag tayo nakakatanggap ng magagandang bagay, hindi tayo nagre-reklamong, Lord, where is your justice? Hindi ko dapat matanggap to. But pag may nagregalo sa atin ng magandang hindi natin inaasahan, sabi mo, Lord, napaka-unfair nyo. Bakit ako nakatanggap ng gift? Dapat hindi. Pag naglalakad kayo, may napulot kayong 1,000 pesos. Lalo dyan sa hagdan dyan, maraming napupulot dyan. Baka lahat doon dumaan tuloy. Pag napulot mo, pati mo sa mga, Lord, hindi ko dapat ito mapulot. Dapat iba. Bakit hindi tayo nagre-reklamo when things we like happen? Pero pag ayaw natin yung nangyayari, nagre-reklamo tayo.
Lord, bakit sa akin nangyari to? Bakit sa akin nangyari to? Dapat pareho lang. When we receive good things, we don't complain. When we receive things that don't look good, we don't complain. Sinisiyasat natin kung karapat-dapat ba mangyari sa atin. Kung karapat-dapat, edi salamat, makatuwiran ng Diyos. Ngayon, kung hindi naman, maniniwala kang ang Diyos ay talagang makatuwiran, so itong nangyayaring ito'y mabuti pa rin. Although sa limited kung pananawa, hindi. At kung binali-baligtad mo na lahat ang isip mo at ang verses, hindi mo pa rin maunawaan, sabi ni Solomon, time and chance happens to all. Manahimik ka, pasanin mo ang papasanin, lakarin mo ang lalakarin, langoyin mo ang lalangoyin, dahil alam naman ng Diyos ang katayuan mo, hindi kanya nakakalimutan, hindi kanya pinapabayaan, malalaman mo rin yan pagdating sa dulo, so tapusin mo yung misyon mo sa buhay. Huwag lang tayong tumatanggap ng mabuti. Pag sa tingin din natin hindi masyadong mabuti, tanggapin pa rin. Sa Job 2, verses 9 to 10, nung kutakot-takot na dilubyo nangyari sa pamilya ni Job, si Job, praise the Lord pa rin, praise the Lord, namatay ang mga anak, nawala ang kabuhayan, nagkaroon ng sakit mula ulo hanggang paa. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Can you imagine tong asawang to? Nung si Satanas ay humingi ng permiso sa Diyos, alisin lahat ng mabuting bagay sa kanyang buhay, nawala ang kayamanan, nawala ang mga anak, nawala ang mga katulong, nawala ang kalusugan, natira ang asawa. So hindi pala siya mabuti. No? Siyang itinira, kakampi ni Satanas. Gusto talagang sirain si Job ang itinira yung asawa. Sabi ng asawa, pinamiwangan siya. Ano, praise the Lord ka pa rin. Ba't di mo nilang sumpain ng Diyos tapos mamatay ka na dyan? Praise the Lord, kaya kung ano nangyayari sa buhay natin. At sabi niya sa verse 10, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said." Naghinagpis siya, nalungkot siya, sinira niya ang kanyang damit, naglagay siya ng abo sa kanyang ulo, talaga nagluksa, pero hindi sinisin Diyos. Sabi niya sa asawa niya, "Bakit nung dating ang bonanza sa buhay natin, hindi ka nagre-reklamo sa Diyos na hindi tayo karapat-dapat tumanggap? Bakit ngayong binabawi, nagre-reklamo ka na hindi karapat-dapat mangyari sa atin to?" Dapat what you do on both sides of the equation, pareho. Kung magre-reklamo ka when bad things happen, dapat magreklamo ka rin when good things happen. Pero dahil hindi ka nagre-reklamo when good things happen, huwag ka rin magreklamo when bad things happen. Dapat pareho yan para may balance. So what do you do when such things happen? When bad things happen to good people, depend on God. Good ka naman pala eh. Alaga namang hindi ka iligtas ng Diyos. Di ba kakampi ng good yung good? Alaga namang ipahama ka ng Diyos dahil good ka. So, hold on. Proverbs 3:5. "Trust in the Lord with all your heart. And lean not on whose understanding? On your own understanding. Every single cell in your brain tells you na mali ang Diyos. Naku, huwag kang maniwala sa brain mo. Every single argument you have learned in life tells you na mali ang nangyayari sa buhay mo. Walang katarungan ng Diyos. Huwag kang maniwala sa sarili mo." Sabi, "Trust in the Lord with how much of your heart? All your heart. And lean not on your own understanding." So mahalaga, do not be a judge. Pag sinabi nyo kasing siya ay mabuti, bakit masama ang nangyayari sa kanya? Kina-challenge nyo ang karunungan ng Diyos. Anong malay nyo kung mabuti nga yun? Sabi nga sa Bible, kahit ang pinakamabubuti nating gawa, marumi pa rin. Minsan, bigay ka ng bigay sa kapwa. Yung pala, nagpapa-invest ka lang para makontrol mo ang buhay nila dahil bigay ka ng bigay. O bigay ka ng bigay sa charity para malagay ka sa plaque yung pangalan mo na doon sa kanilang tarangkahan. O kaya para ka mapuri o para ma-dyaryo. O bigay ka ng bigay. Actually, binibigay mo lang naman produkto mo para i-promote. No? So, investment lang yun. O bigay ka ng bigay ng mga damit kasi ang dami mo na, ang sikip na ng cabinet, namibigay ka na tuloy. Talagang mabuti ka, ibigay may bago. O, iba't yung luma. Hindi pinapaluwag mo lang cabinet mo, nagbibigay ka nung hindi masakit. Pero yung masakit ayaw mo ibigay. Ang tunay na pagbibigay, yung mahabdi. Yung ang sakit. Ibinibigay mo pa rin. Yun ang bigay. Di po ba? So nakikita natin, kahit yung pinakamabubuti nating gawa, minsan may kakambal pa rin karumihan.
Bisa nang alaga-alaga mo sa asawa mo para pag wala ka pala, miss na miss ka. O ibig sabihin, you want the person to be dependent on you. Minsan yung ina o yung ama, alin man, sobrang magmahal sa anak para, sinang mahal mo? Tatay, nanay. Para ikaw ang panalo. O yung kabutihan natin, investment para sa sarili rin. Kasi sabi, yung mga gawa nyo, ang dudumi. Kaya, kailangan, nagtitiwala tayo sa Diyos at huwag tayo nagja-judge. Ang bubuting tao, masama ang nangyari. Anong akala nyo? Mas mabait pa kayo sa Diyos. Kasi pag sinabi mo, ang bubuti nila, ang sama ng nangyari, parang nyo na sinabi, kung ako Diyos, hindi ko gagawin yan eh. Eh kayo ba Diyos? Alam ba natin? Alam ba natin? Sabi nga sa Bible, wala namang mabuti. Meron lang less bad than others. But no one is righteous. So huwag natin sasabihin, good yun. Kasi judgment yun. Bad yan, judgment yun. What do we do? Have faith in God. Rely on God when bad things happen to us and to other people. So what can we learn? Enjoy whatever is at hand. Enjoy whenever possible. Dahil hindi lahat ng araw ay pareho. Malakas kayo ngayon, gusto nyo akyatin ang bundok Taal, akyatin nyo na. Hindi ako nagbibiro. Mamaya, paglabas sa paglabas nyo dito, tumuloy na kayo doon. Nakakatiyak ba kayong malakas kayo bukas? May gana kayong kumain ngayon? Kumain na kayo. Baka bukas, bawal na. Dalawa lang naman ang uri ng tao eh. Yung gustong kumain pero hindi maka-afford at yung makaka-afford pero bawal. So, kailangan kung na-afford mo at pwede, gawin na. Meron kayong gustong gawin? Gusto nyong mag-aral ng ballet? Mag-aral na kayo. Kasi rurupok na ang inyong mga kasukasuan at lulutong mga buto nyo. Hindi laging pwede. Gusto nyo mag-aral ng piano? Gawin na. Gusto nyo mag-enjoy sa buhay? Gawin na. I was talking to one very popular couturier. Dinalaw ko yung bahay niyang pinag-uusap-usapan kung gaano kaganda. At minsan nandun ako sa vicinity. At meron kami pinag-uusapan. Sabi ko, alam mo, minsan gusto ko mag-wood carving eh. Kaya lang, ang busy ko ngayon eh. Alam, sabi niya sa akin, gawin mo na. Hindi ka naman nakakatiyak na laging steady ang pulso mo. Tama nga. So, titiyakan ko nang mag-wood carving na tayo agad. Kasi, hindi lahat ng araw ay controlled natin. There are really bad things that can happen. So, habang good, enjoy it. Pag dumating yung bad, at least may alaala ka ng mga good, pampalakas. Para bang kung may tag-ulan, may tag-guto, meron kang in-store, meron kang hinanda, o magutom ka man ngayon, naaalala mong di bali, ang dami ko na naman nakain eh. So, meron kang pampalakas sa iyong kalooban. So, kung pwede po tayo maging masaya, sumaya na. May papatawarin kayo sa buhay, patawarin nyo na. Hihingi kayo ng tawad, sige na, gawin na, huwag nang tagalan. Dahil hindi tayo nakatitiyak sa pag-andar ng panahon. Sabi rin sa Bible, you do not know what a day may bring forth. At ano pong sabi ng si Solomon na naman, na nag-observe ng buhay kay runong-runong, Ecclesiastes 3 verses 12 to 13. I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. So ano daw yung gift ng God? Na tayo makainom, makakain, magkaroon ng kasiyahan mula sa mga bunga ng ating pagsisikap. So huwag nyo na masyadong i-withhold ang inyong kaligayahan. Mayroong sobra naman magtipid. So habang nagtatabi tayo ng konti para sa future, dapat marunong din tayo mag-enjoy yung here and now kasi hindi nyo alam kung nandun pa kayo sa future. Sabi niya sa Ecclesiastes 3:22, so I saw that there is nothing better for a man than to enjoy his work. Because that is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? Ang sinasabi niya, enjoy his work. So, nag-e-enjoy ba kayo sa trabaho nyo? Kung di kayo nag-e-enjoy, layasan nyo yan, hanapin ninyo yung mag-e-enjoy kayo. Kasi sabi ng marunong na si Solomon, there is nothing better than to enjoy your work. Kasi kung hindi na kayo nag-e-enjoy sa trabaho nyo, hindi pa kayo enjoy sa sweldo, di sobra naman kayong kawawa. Eh ngayon, nag-e-enjoy kayo sa trabaho nyo, pero hindi naman masyadong malaking income, pero yung trabaho mismo is a reward, di sumasaya tayo sa buhay. Kaya iba, takot na magka-career shift.
40 na po ako, 50, pwede pa ako mag-career shift. Balak niya namang mamatay 2 years from now. Hindi pa po. Pwede pa. Plan as if you're going to live for another 100 years. But live in holiness as if you're going to die now. Then you will be in a good situation in life. So, really, there are things that can seem to happen that are bad. Bad from our point of view, but probably not bad from heaven's point of view. Pero hindi pa rin natin ma-deny na sa tingin natin, bad pa rin. Pero alam nyo, there is no perfection in this planet that not even bad things cannot be perfect. Laging titigil din yan, magkakaroon din ng good. Kasi even terrible things cannot be perfect. May kulang pa rin yun, makakasingit pa rin yung good. Kaya pag nandun yung good, enjoy it. Pag dumadating yung difficult times, have faith in God. Depend on God. Trust in God. Travel on as best as you can because you know that God is with us every step of the way. Why do bad things happen to good people? There are no good people. So when bad things happen, dapat natin sabihin, tama lang, we deserve it. And because of that, hindi tayo nagkakaroon ng sama ng loob sa Diyos, hindi tayo nagagalit. But it doesn't mean titigil na tayo doon. Because we have God in our hearts. We can always work for the betterment and for the improvement of our situation. And for all intents and purposes, matapos nating sikaping maunawaan ang lahat ng bagay at sa tingin natin bad pa rin, rely on God. Because our weaknesses can become our strengths. And because God is good, then bad is going to be temporary. Because permanent ang good. What is permanent is what is good. Ano pong sitwasyon natin sa buhay ngayon? Are you thinking, there are some bad people who are having a good life? So anything that is better than hell, we should be thankful for. Because people don't deserve anything better than that. But because of God's grace, He gives us a way out and He enables us to enjoy many things that we don't truly deserve. Dear Lord, may You examine our hearts. Sa mga nakikita po namin kuminsan may mga nagre-reklamo. Bakit may masamang nangyayari sa mabubuting tao? Tulungan mo kaming maunawaan yung mechanics ito. Una, to begin with the fact that wala naman talagang good people. That because of sin, everything has been twisted and the bad things that can happen as a result of sin is nothing but results of justice. Tulungan niyo po kami, Lord, to appreciate Your justice kahit pa nga kumisa nagiging personal yung application nito. Pakita niyo sa amin, Lord, that we should be godly kahit na po ang tinatamaan ay kami o mga taong malapit sa amin. And then again, Lord, give us the wisdom to know what cannot be known and to understand that we cannot know everything. That our mind is limited. We can fully comprehend how You work, how You operate in our lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Why Do Bad Things Happen to Good People? Bakit tinuturing
tali ng buhay. Katwiran yung aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa akin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palang mo inukit. Walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagbigay. Tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa akin walang Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa akin walang maling. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang.
Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-anim hanggang ika-pito ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Jesus.